Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung may mga pagkakahalintulad man sa mga pangalan at pangyayari ay ito po ay hindi sinasadya. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe to my PA Story channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ganun talaga kalala ang asawa niya? Gulat pang tanong ni Sheila kay Arian dahil sa kinuwento nito. Hindi ko talaga maisip na malala pa talaga siya sa iniisip ko. Akalain mo yun? Yung plano niyang makipag-ayos sa asawa ay napunta ulit sa away nila. Wika pa ni Arian sa kangumuya ng kanina pa nilang kinakain. Nasa sala sila at nanonood habang nagkukwentuhan. Napatulog niya na rin si Andy kaya malaya silang nagkukwentuhan ni Sheila ngayon. Ang TV na kanina pa nakasindi pero mas napagtutuunan nila ng atensyon ang kwentuhan nilang dalawa. Anong ginawa niya sa iyo nang makita niyang nandoon sa opisina mo ang asawa niya? Natutuwa pang tanong ni Sheila. Tila ba gusto pa nitong mapanood ang pagtatalo nila ng kaibigan at ng asawa ng isang Monteso? Wala. Hindi niya ako masaktan dahil nakaharang sa kanya si Leandro. Ang sarap panoorin ang mukha niyang galit na galit sa akin pero wala siyang magawa. Natatawang kwento ni Arian. Napaayos naman ang upo si Sheila at dumukot ng popcorn na nasa lamesa. Sayang, gusto ko talagang makita ang gera ninyong dalawa pero mag-iingat ka pa rin ha. Nakakaya kanyang saktan kaya hindi imposibleng may malalapas siyang magawa sa'yo. Okay lang kung ganyang klase ng away pero yung magkakasakitan na talaga kayo at may sandata na siyang kayang kumitil ng buhay ay hindi na yun pwede. Tandaan mo, nandyan ang anak mo. Wika ni Sheila. Alam ko naman yun. Hindi ko naman siya hahayaang gawin yun. Saka hanggang kaya kong itago sa kanila si Andy ay gagawin ko. Ayaw ko rin namang mabilang si Andy sa ganoong klase ng pamilya. Yung matandang Monteso, parang okay pa yon. Wika ni Arian. Alam mo naman ang mga negosyante. Kung sino ang alam nilang mapapakinabangan nila ay doon sila. Napatango-tango naman si Arian dahil sang-ayon siya sa bagay na yon. Bahagya pa siyang natawa nang malala niya ang sinabi ng matandang Monteso sa kanya na sana ay siya na lang ang naging asawa ng apo nito. Napailing pa siya sa kamuling ngumuya. Nang makaramdam na siya ng antok ay binitawan niya ng hawak-hawak niyang pagkain niya sa katumayo. Mauna na ako. Inaantok na rin kasi ako eh. Ang dami naming ginawa sa kumpanya. Wika ni Arian. Teka, sabay na tayong umakyat. Matutulog na rin ako. Wika ni Sheila sa katumayo at sabay na nga silang umakyat ni Arian. Naghiwalay na lamang nang papasok na sila sa loob ng kwarto nila. Inayos naman ni Arian ang kumot ng anak niya sa kanya ito hinalikan sa noo. Napangiti pa siya dahil kamukha talaga ng ama nito ang anak niya. Gusto kong makilala mo ang ama mo anak pero natatakot ako sa pwede mong maramdaman kapag nalaman mong may iba na siyang pamilya at anak niya ang isa sa mga kaklase mo. Wika ni Arian kahit natulog na ang anak niya. Awang-awa na siya dito. Alam niyang gusto nito magtanong tungkol sa ama niya pero nahihiya lamang itong magtanong sa kanya. Gusto niya ring pasayin ang anak niya pero hindi niya alam kung papaano. Dahil baka mas madagdagan ang isipin ng anak niya kapag nalaman itong may iba ng pamilya ang ama niya. I want you to be happy pero paano? Baka mas masaktan pa kita. Anas ni Arian saka mapait na napangiti. Masyado pa rin magulo ang mundo nila ngayon kaya ayaw pa niyang sabihin sa anak ang totoo. Nahiga na rin siya sa kaniyakap ang anak at ipinikit na rin ang kanyang mga mata. Kinabukasan, maagang nagising si Arian para makapaghanda sa umagahan nila at sa mga babaunin ng anak. Ayaw niya rin kasing minsan ay pagkatiwala ang kinakain ng anak sa pagkain ng school kaya pinaghahanda niya na lamang ito. Inilagay niya naman ang mga pagkain ng anak sa mga baunan na alam niyang hindi lalabas ang init para kahit paano ay mainit pa itong makakain ng kanyang anak. Ang aga mo yata ngayon, tanong ni Sheila nang makita si Arian na naglalagay na lang ng pagkain sa baunan ng anak.
kailangan kasi namin pumunta ngayon sa kabilang branch ng company para matapos din agad ang trabaho namin. Wika ni Arian. Kasama mo si Leandro? Tanong ni Sheila. Napapadalas yata ang pagsama-sama niyong dalawa. Paano hindi magsiselo sa iyong asawa nun? Hahaha. Tawa pa nitong Wika. Hayaan mo siyang magselos. Saka sinabi ko naman sa'yo, siya ang kapartner ko sa lahat, kaya asahan mo talagang palagi kami magkasama. Ingat ka na lang dahil baka ikaw ang mahulog. Wika ni Sheila. Tss, don't worry. Kindat pa nito sa kaibigan. Matapos na naman ang paghahanda ng pagkain ng anak niya. Mami, tawag ni Andy na bagong gising pa lang. Nilapitan niya naman ito sa kakinarga at inupo sa upuan. Drink your milk muna, baby, ha. Wika ni Arian saka nanguha ng baso at nagtimpla ng mainit na gatas. Saka ibinigay kay Andy. Maaga ka pong aalis? Tanong naman ni Andy. Yes, baby. Pero syempre, igagayak pa kita para sa pagpasok mo. Ngiting wika ni Arian. Ngumiti na lang din ang anak saka ininom ang gatas niya. Nang matapos kumain na rin silang tatlo ng sabay-sabay. Mabilis lang silang nakagayak. Maaga ang alis ni Arian kaya pati ang pagpasok ng anak ay maaga rin. Tinungo niyo naman na ang daan patungong kampanya. Ipinark niya na lang ang sasakyan katabi ng sasakyan ni Leandro. Dahil hindi pa lamang siya nakakapark, ay kita niya na si Leandro na nakatayo sa tapat ng kotse nito habang nakapamulsa. Anong gagamitin natin sa sasakyan? Papunta ron. Bumaba na rin si Arian sa sasakyan saka itinas ang suot niyang sunglasses. Dito na lang tayo sa sasakyan ko. Kumain ka na ba? Tanong ni Leandro. Bago ako umalis, ikaw ba? Tanong ni Arian. Hindi pa eh. Maga kasi ako nagpunta rito pero diretso na lang tayo sa branch ng company. Pinagbuksan siya nito ng pintuan at saka sumakay naman si Arian. Sumunod naman si Leandro. Dumaan na lang tayo sa isang restaurant dyan at kumain ka. Sasamahan na lang kita. Malambing na wika ni Arian. Bahagya pang napalunok si Leandro dahil napakalambing ng boses ni Arian. Gusto niyang pigilan ang nararamdaman dito pero pakiramdam niya mas tumitindi sa araw-araw niya ito nakikita at nakakasama. Hindi naman na siya nagsalita sa kapinaandar ng sasakyan at tuluyang umalis. Gaya nga ng sinabi ni Arian ay huminto muna sila sa isang restaurant para kumain. Umorder na lamang siya ng isang dessert para naman hindi niya lang pinapanood si Leandro na kumain. Maghapon ba tayo ron? Pambabasag ni Arian sa katahimikan. Depende siguro. I-check lang naman natin yung branch na yon kung maayos ba ang pamamalakad at ang ibang mga gamit. Sagot ni Leandro. Kaya napatango na lamang si Arian. Isa't kalahating oras ang biyahe papunta ron, hindi pa kasama kapag traffic. Nang matapos na kumain si Leandro ay binayaran na nito ang nakuha niyang ganun na rin sa nakuha ni Arian. Saka sila lumabas at umalis. Siya nga pala, iniwan ko na lang sa sekretary ko yung ibibigay nating papeles kay chairman. Mababasa naman niya yun mamaya. Wika nito. Okay, tanging sagot ni Arian. Binuksan naman ito ang bintana ng sasakyan dahil mas gusto nito ang hangin kaysa sa aircon. Hindi niya naman nagawang matulog kaya tinuon na lamang ang atensyon sa labas. Makalipas ang igit 2 oras ay nakarating din silang dalawa. Nauna nang lumabas si Arian. Sabay naman na silang pumasok sa loob at naghihintay naman na ang mga empleyado sa lobby. Mga nakahanay ang mga ito at pare-parehong nakayuko na ngayon. Good morning, ma'am, sir. Sabay-sabay nilang bati. Good morning. Sabay din nilang sagot, saka sila naglakad sa gitna. Nakasunod naman sa kanilang head ng branch ng kumpanyang ito. Mabuti po at napadalaw kayo rito, sir. Wala naman pong masyadong problema dito bukod sa ice room natin na minsan ay nagluloko na. Paano nagluloko? Seryoso namang tanong ni Leandro. Malayos at inig kung paano niya kausapin si Arian. Minsan po kasi ay lalakas yung panlalamig niya. Minsan naman ay wala. Kahit nakasit na sa degree kung gaano kalamig pero lalakas at hihina po siya. Nandun po ang mga ilang gagamitin natin para hindi sila masira pero nasisira ang ilan dahil hindi namin mamalayan ang pagkawala ng lamig. Napatango na lamang sa Leandro at gusto niyang mamaya na lamang iyon puntahan. Gusto niya munang i-check ang kabuuan ng kumpanya at ang mga reports dito.
Ibinigay naman nila sa katapusan ng buwan ang mga reports nila pero mas gusto niya ring tingnan ito. Okay, let's go there later. Wika ni Leandro. Tumango naman ang manager habang nakasunod sa kanilang dalawa ni Arian. Tiningnan naman nila ang ibang empleyado na abala sa mga trabaho nila. Marami pa silang tiningnan at ginawa. Pareho silang naging abala. Minsan ay naghihiwalay pa silang dalawa para mapabilis ang trabaho nila para hindi sila hapunin. Maayos naman kay Arian ang ibang ipinakita ng mga empleyado roon. Napapatango na lang siya kapag wala siyang nakikitang mali. Natapos sila ng makapananghali na. Kung ganun, iyon lang talagang ice room ang problema rito. Tanong ni Leandro. Yes sir, iyon lang po. Naglakad naman na sila pupunta sa isang silid kung saan nakahanda ang pagkain nilang lahat. Ipinaghila naman ni Leandro ng upuan si Arian kaya ngumiti ito sa kanya. Mukhang marami yata kayong inihanda ah. Anas pa ni Arian saka nanguha ng pinggan at binigay ang isa kay Leandro. Ganino po talaga kami minsan ma'am kapag parating ang mga big boss. Wika naman ng manager. Sarili niyong pera ang pinagbibil niyo rito? Tanong ni Arian. Ah, opo. Hehe, nahihiya pang saad ng manager. You don't need to do that. Hindi naman namin maubos lahat ito kaya sabay-sabay na tayong kumain. Nagtatrabaho kayo para sa pamilya niyo hindi para sa amin. Kapag nadating kami, nakangiting saad ni Arian kaya natuwa sa kanyang lahat ng mga nakatataas sa branch na yon. Hindi nasabi sa amin ni Sir Leandro na mabait talaga ang bagong VP ng main branch ng kumpanya. Saad ng isang lalaki na hindi nakakalayo sa edad nilang dalawa ni Leandro. Bagay po kayo sir ni Ma'am Arian. Mapagbiro pang saad ng babae. Siniko naman ito ng isang kasama. Bakit mo sinabi yun? May asawa na Sir Leandro. Bulong ng katabi nito kaya halos mamutla na sa kabang babaeng siyang nagbiro. Talaga ba? Bagay ba kaming dalawa? Hahaha, huwag niyong biruin si Sir Leandro baka mawalan kayo ng trabaho. Wika ni Arian pero sa pabirong tono lang kaya mas lalong namutla ang babae. Natawa naman si Arian dahil nahalata na niya ang pamumula nito. Biro lang, mabait yan si Sir Leandro. Sanay na kami sa mga ganyang komento. Kinindatan pa ni Arian ang babaeng nagbiro kanina. Right, sir? Wika ni Arian kay Leandro. Okay lang yon. Masyado nyo namang siniseryoso. Tawang wika ni Leandro kaya bahagya pang nagulat ang mga empleyado dahil sa pagtawa niya. Palagi itong seryoso at hindi pa nila nakitang tumawa. Si Arian lamang nakagawang makapagpatawa dito. Nagsimula naman na silang lahat na kumain. Nagkwentuhan na lang din ang mga ito pero tungkol pa rin sa kumpanya. Nang makita ni Leandro ang malalaking hipon ay nanguha siya noon at binalatan. Sa kanya nilagay sa pinggan ni Arian na ikinalingon nito. Nakikipagtawanan kasi siya sa mga empleyado. Nakatingin din sa kanilang ibang empleyado. Namangha sa kanilang dalawa dahil mas gusto nilang dalawang ito para sa isa't isa dahil bagay sila. Thank you. Masigla pang wika ni Arian sa kakinain ng hipon. Alam mo pa rin pala talaga ang paborito ko. Mapangbiro pang wika ni Arian habang nakangiti. Magkakilala na po kayo dati ma'am? Kuryosong tanong ng isang babae. Nilingon naman siya ni Leandro at gusto niya ring marinig ang sagot ni Arian. Ah, kaming dalawa? Oo, matagal na kaming magkakilala. Magkaibigan kami. Umalis lang ako 6 na taon na nakalipas. Wika ni Arian. Naalis naman ni Leandro ang tingin kay Arian dahil iyon lang pala ang idadahilan nito. Pwede po bang malaman kung sinang unang nakilala ninyo ni Sir? Si Ma'am Beatrice po ba o ikaw? Nahihiyang tanong din ng isa. Nilingon naman ni Arian si Leandro ng nakangiti. Pinaningkitan pa niya ito ng mata at tila pinag-aaralan ang mukha ni Leandro. I don't know, maybe ako or si Beatrice? Wika ni Arian. Ikaw. Diretso namang sagot ni Leandro. Hindi pa naitutuloy ni Arian ang sasabihin nito. Ako raw, hahaha, wika niyang saad. Naging komportable naman ang mga empleyado dahil sa galing ni Arian na makisama sa ibang tao. Sayang, bagay pa naman po kayo, sagot pa ng mga ito. Ngumiti na lamang si Arian dito. Ano pa nga bang magagawa ng sinasabi nilang bagay sila kung hindi naman siyang pinili noon? Kung siya pa rin yung iniwan. Siya ang unang nakilala pero hindi siyang huling nakasama.
Malamang ang daming nahuhumaling sa inyo, Ma'am Arian. Ang ganda at ang sexy niyo po. Bonus, mabait pa. Kung wala akong girlfriend, malamang isa na ako sa kanila. Pabirong saad ng isang binata. Napahigpit naman ang pagkakahawak ni Leandro sa kutsara nito dahil sa narinig. Nako, huwag mong gagawin yon. Ituon mo ang atensyon mo sa girlfriend mo dahil mas pinagseselosan nilang mga babaeng binibigyan nyo ng pansin. Ganun ang mga babae. Wika ni Arian. Of course, Ma'am Arian. Natatawang wika ng lalaki. Good then. Wika ni Arian. Napatingin uli siya sa pinggan niya nang lagyan na naman iyon ni Leandro ng hipon. Kinuha niya naman iyon at saka kinain. Kumuha naman siya ng chicken curry dahil alam niyang paborito iyon ni Leandro. Inilagay niya ito sa pinggan nito. Ang sweet niyo naman po talaga, saad nila nang initian na lamang ni Arian. Ang mga paborito ni Leandro na paborito rin ng anak niyang si Andy. Halos lahat ay nakuha ni Andy sa ama. Nang matapos silang kumain ay nagpahindag na muna saglit saka tinungo ang ice room na sinasabi nila. Naiwan naman na ang iba at bumalik na sa mga trabaho nila. Tangi ang head na lang nilang sumama sa kanila dahil hindi naman na nila kailangan ng maraming tao. Tinungo na nilang si Lid kung nasa ng ice room. Pumasok naman si Arian at Leandro dahil hindi naman siya malamig. Ganito lang po siya talaga, sir. Wika ng manager. Sinubukan niya na ba itong ipaayos? Tanong ni Leandro. Yes, sir. Magiging maayos siya pero babalik din agad. Tawagin ko lang po ang nag-ooperate dito. Wika nito saka lumabas. Pumasok naman na silang dalawa. Sa loob parating niyan ang mga laman nito. May kaunting mga yelo pa naman sa paligid pero unti-unti na rin natutunaw dahil mainit. Samantala, hindi nila alintana ang bigla ang pagsarado ng pintuan at ang pagsindi nito sa pinakamalamig na degree. Nagpatuloy lamang sila sa pagtingin sa loob. Nagsimula na rin lumamig sa paligid pero ang akala nila ay nanggagaling lamang sa mga natirang yelo sa paligid. Naging mabilis ang paglamig sa loob kaya napayakap na lamang si Arian sa sarili niya. Malamig pa rin pala talaga dahil sa mga yelo. Wika niya saka pinasadahan ng haplos ang mga yelo na natutulo pa ang tubig. Hindi ka pa ba giniginaw? Hintayin na lang siguro natin sa labas si Mr. Ruiz. Wika ni Leandro. Okay lang, hindi pa naman masyadong malamig. Gusto ko lang tingnan ang ice room nyo. Sagot ni Arian. Nagpatuloy sila sa paglakad sa loob. Ang kanyang natutunaw ng mga yelo ay muling nanigas dahil sa lamig. Muling bumalik si Mr. Ruiz pero hindi niya na mabuksan ang pintuan. Sinubukan niya itong buksan pero hindi pa rin mabuksan. Nakita niya rin ang pagset ng number sa pinakamataas sa degree kaya nanlaki na lamang ang mga mata niya dahil maya-maya ay lalamig na sa loob. Let's go, Arian. Masyado nang malamig dito. Alam mo namang nagloloko dito sa ice room, so let's go. Wika ni Leandro dahil ramdam na ang paglamig sa loob. Halos baluti na rin ang usok ng yelo ang buong kwarto. Lumapit naman na si Arian kay Leandro para lumabas na sila. Sabay na nilang tinungo ang daan palabas ng ice room pero nailabas na lamang ni Leandro. Ang nakapamulsa niyang kamay nang makitang sarado ang pintuan. Damn. Anas na wika niya sa mahinang tinig. Sinubukan niya itong buksan pero hindi niya magawa. Anong nangyari? Naguguluhan na ring tanong ni Arian. Tinulungan niya si Leandro para buksan ito pero wala pa rin. May tao ba dyan? Sigaw ni Leandro pero hindi sila naririnig. Napayakap na lamang si Arian sa kanyang sarili dahil sa sobrang lamig. Please open the door. Malakas na sigaw ni Leandro subalit walang nakakarinig sa kanya. Nataranta na rin tumawag ng mga kasamahan niya si Mr. Ruiz para buksan ang pintuan ng ice room. Anumang oras ay maninigas na silang dalawa sa loob. Bilisan nyo, nasa loob si Sir Leandro at si Ma'am Arian. Sigaw niya na sa mga operator sa silid na yon. Mabilis silang nagtakbuhan sa silid na yon at sinubukang buksan ang pintuan pero hindi nila alam kung paano dahil nagloloko na nga ito. Naisipan na lamang ni Mr. Ruiz ang pintuan dahil sa inis. Ano bang nangyari? Bilisan niyo ang kilos dahil malamig na sa loob. Tarantang wika ni Mr. Ruiz dahil hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila kapag may nangyaring hindi maganda sa dalawa. Manipis lamang ang mga suot nila kaya mabilis lamang silang lalamigin.
Let me hold your hand, wika ni Leandro dahil nakaupo na si Arian habang yakap-yakap ang sarili. Halos mamaos na rin si Leandro sa kakasigaw subalit walang nakakarinig sa kanila. Hinubad na ni Leandro ang coat niya at sinuot iyon kay Arian. What are you doing? Isuot mo ito at lalamigin ka. Akma niya na sanang aalisin ang pagkakalagay ni Leandro ng coat sa kanya nang pigilan siya nito. I'm okay. Ikaw yung naalala ko dahil manipis lang ang damit mo. Umupo naman na si Leandro sa harap ni Arian saka nito hinawakan ang kamay niya. At pinisil-pisil ang kamay nito at hiningahan nang sa ganun ay uminit. Pareho na silang nanginginig sa lamig. Lamig na si Leandro pero hindi niya ito ipinapahalata kay Arian. Wala naman na siyang pamimilian para hindi na masyadong lamigin si Arian. Kaya nagtungo siya sa likod nito para yakapin ito. Hindi naman na nagreklamo si Arian dahil mas better ang yakapin nilang isa't isa. Isinanda na lamang ni Arian ang ulo niya sa kamay ni Leandro. Hindi nila alam kung makakalabas pa nga ba silang dalawa. Naluha na lamang si Arian dahil hindi nila alam kung may darating bang tulong para sa kanila. Hindi niya pwedeng iwan ang anak niya. Nakakaramdaman na siya ng init mula sa katawan ni Leandro. Are you okay? Tanong nito dahil hindi na siya umiimik. I'm okay. Please wear your coat. Okay na ako rito. Leandro, wika ni Arian. No, sayo na muna yan. Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin, Arian. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa atin dito, hindi na sana kita dinala rito. Nanginginig na sa ad ni Leandro. Ang mga tubig na kanina ay naging yelo na. Nangihina na si Leandro pero hindi niya ipinapahalata kay Arian dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Mas hinigpitan niya ang pagkakayakap kay Arian para mapanatili ang init sa katawan ng dalaga. Hinawakan ni Arian ang dalawang kamay ni Leandro para pareho silang mapainit ang isa't isa gamit ang kanilang mga katawan. Ilang minuto na rin ang lumipas pero wala pa rin nangyayari sa pagbukas nila ng pintuan sa ice room. Halos sa bunutan na ni Mr. Ruiz ang sarili niya dahil hindi niya na alam kung gising pa ba ang dalawa na nasa loob. Bilisan nyo! Bakit ba ngayon pa yan nagloko? Sigaw nito. Bakit ba kasi pinasok mo pa sila? Alam mo nang ganito ang ice room. Inis na rin saan ng isang matanda. Tarantang-taranta sila dahil mga boss nilang nakulong sa loob. Diyan ka lang. Wika ni Leandro nang maramdaman niyang gumalaw si Arian. Hindi niya naman ito pinakinggan at hinarap niya si Leandro. Naginaw na ginaw na. Namumutla na si Leandro sa sobrang lamig. Hindi naman nagdalawang isip si Arian na halikan si Leandro para parehong mag-init ang kanilang mga katawan. Nagulat pa si Leandro sa ginawang iyon ni Arian kaya hindi siya kagad nakatugon sa halik nito. Nagpatuloy naman ang paghalik ni Arian kay Leandro kahit na hindi pa siya nito hinahalikan pabalik. Nadala naman na rin na si Leandro sa ginawang paghalik sa kanya ni Arian kaya tumugon na ito sa dalaga. Nahawakan na lamang ni Leandro ang magkabilang pisngi ni Arian. Ang mga halik niyang nangungulila. Ang mga halik niyang tila sabik na sabik kay Arian. Pareho na nilang ramdam ang pag-init ng kanilang katawan. Ilang minuto ang paghahalikan nilang iyon. Naghiwalay lamang ang kanilang mga labi nang pareho na silang mawala ng hangin. Habol nilang dalawa ang kanilang paghinga. Magkadikit ang kanilang noo sa isa't isa. Napapikit na lamang si Leandro dahil hindi makatanggi ang katawan niya pagdating kay Arian. Gusto niyang may mas mangyari pa pero hindi sa ganoong sitwasyon. Do you feel better? Tanong ni Arian habang nanginginig. Tumango na lamang si Leandro dahil pakiramdam niya ay mas nangigibabaw ang nararamdaman niyang init ng katawan kesa sa lamig sa paligid. Pinagkiskis naman ni Arian ang mga kamay niya dahil nagsisimula na naman siyang lamigin. Pakiramdam niya kahit anong klase ng halik ang gawin nila o pang-iinit ng katawan ay wala pa rin silbi dahil sa lamig ng paligid. Nakatitig lang naman sa kanya si Leandro. Napadako ang mga mata ni Leandro sa labi ni Arian na namumula na. Hindi niya na matiis. Kaya mabilis niyang sinunggaban muli ng halik ang dalaga. Bahagyang nagulat si Arian pero tumugon din dahil ang pag-aakala niya ay dahil lamang sa lamig na nararamdaman nilang dalawa. Dahil sa ginagawa nila ay hindi na nila namalayan na pareho na silang nakahiga ngayon. Saka lamang ito napansin ni Arian na maghiwalay ang mga labi nila.
Nakaramdam siya ng hiya dahil doon, kaya mabilis siyang tumayo at inayos ang damit niyang kaunti na lamang ay makikita ng kanyang hinaharap. Napakamot na lamang sa batok si Leandro dahil sa ginawa, pero hindi iyon pinagsisihan. Ngayon na lamang niya uli naramdaman ang ganong klase ng pakiramdam. Ang makaramdam ng saya dahil si Arian pa rin ang nakapagpapabaliw sa buong sistema niya. Muling naupo si Arian sa gilid. Kinuha naman ni Leandro ang naalis na coat kay Arian sa kanyang muli itong isinuot sa dalaga. "You need this." Wika niya saka muling niyakap mula sa likod si Arian. Halos kalahating oras na sila sa loob at halos mabaliw na rin ang mga empleyado sa labas dahil alam nilang hindi natatagal ang dalawa, sobrang lamig. Naging mabilis ang kilos ng mga rescuer. Inilagay na nilang mga gamit sa gilid ng pintuan para buksan na ito. Aligaga ang mga empleyado samantalang kalmado lang naman ang mga rescuer. Hindi sila mapakali sa mga pwesto nila dahil kapag nagkataon, mawawalan sila ng trabaho dahil sa kapabayaan. "Excuse me, sir. Sa gilid po muna tayo," wika ng isa sa mga rescuer. Nang maisip nilang lahat ng kailangan nila ay mabilis nilang nabuksan ang pintuan. Mabilis ang kilos nila at dinaluhan na ang dalawang pareho ng naninigas sa lamig ngayon. Kaya pa naman tumayo ni Arian, pero si Leandro ay tuluyan ang nawalan ng malay dahil sa mas nararamdaman nitong lamig. Pareho silang binalot ng mga kapal na tuwalya at sinakay sa stretcher at inilabas na ng kumpanya. Nakatingin na ang mga walang malay na empleyado dahil sa pagmamadali ng mga rescuer. Nang maisakay na sila sa ambulansya ay malingaw-ngaw na ang maingay nitong sirin. "Anong nangyari? Sino yung dinala ng mga rescuer?" Takang tanong pa ng iba dahil sa pagmamadali ng mga tao. "Hindi ko rin alam. Dalawa naman sila," saad din ng isa. Mabilis silang napaupo nang dumaan si Mr. Ruiz na bakas ang pag-alala sa mukha. "Bakit hindi niyo sinubukan patayin yung kuryente?" Galit pa rin tanong ni Mr. Ruiz sa isang operator ng silid na iyon. "Ginawa po namin, sir, pero hindi ganong kadali para matunaw agad ang mangyelo. Naiset siya sa pinakamalamig na degree kaya mabilis ang pagkalat ng lamig." Kinakabahan din nitong sagot. Mabilis silang sumunod sa ospital. "Jeric, anong nangyari?" Tanong ng mga ilang nakikiusyoso sa nangyari. "Si Sir Leandro at Ma'am Arian kasi nakulong sa ice room," sagot nito. Napatakip naman sila sa bibig nila at namuo ang kaba sa pag-alala sa dalawa. Mabilis na binaba sa hospital bed ang dalawa at mabilis na dinaluhan ng mga doktor para bigyan ng paunang lunas. Pareho na silang walang malay ngayon. Hindi naman na muna nila pinaalam sa main branch ang nangyari. Binintayan nilang dalawa at nilagay na lamang sila sa malaking kwarto para doon muna makapagpahinga. Unti-unti naman nang uminit ang mga katawan nila dahil sa mahinang heater meron ang kwarto nila. Lumipas ang dalawang oras at nauna nang nagising si Arian. Dahan-dahan pa siyang bumangon sa higaan niya at nakita niya naman niya si Leandro na mahimbing pa rin natutulog katabi ng kanyang higaan. Hindi naman naramdam ni Arian ang panlalamig pero parang sasakitin yata sa nangyari. Nahilo pa siyang kumuha ng tubig sa side table, tila ba tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Ang buong akala niya ay doon na siya mamatay. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil pareho na silang ligtas ngayon ni Leandro. Nahawakan na lamang niya ang labi niya nang maalala niyang mainit nilang halika ni Leandro. Tiningnan niya ito at napatitig na lamang sa mukha ng binata. Hindi niya binigyan ng kahulugan ang halik na iyon dahil gusto niya lang naman na uminit ang katawan nilang dalawa. Bumalik naman na muna siya sa pagkakahiga at pinikit ang kanyang mga mata. Akala niya ay maaga silang makaka-uwi pero parang hindi dahil hapon na ay nasa ospital pa rin silang dalawa. Kinuha niya naman ang kanyang cellphone at nagtipa ng mensahe para kay Sheila sakaling hindi sila makauwi. Ramdam niya ang panghihina sa katawan niya kaya hindi niya na namalayang nakatulog na pala siya ulit. Nagising naman si Leandro ng mga alas 7. "Kamusta po ang pakiramdam niyo, sir?" tanong ni Mr. Ruiz at tinulungang makaupo si Leandro. Tiningnan naman ni Leandro ang kamang katabi niya at nakita niya naman si Arian na mahimbing pa rin natutulog. Kahit na nanghihina pa rin ay bumabasa sa higaan at nilapitan si Arian. Kinapa niya naman ang noon ito at ramdam niya ang pag-iinit noon. "Magpahinga na po kayo, sir. Pareho po kayong hindi maayos," wika ni Mr. Ruiz na kinakabahan pa rin dahil sa kababayan nito. "Pasensya na po kayo, sir, sa nangyari. Hindi ko po sinasadya," wika nito. "Huwag ka na munang maingay. Saka na natin yan pag-usapan," wika ni Leandro na sinunod naman ni Mr. Ruiz.
Hinawakan niya ang kamay ni Arian at mainit iyon. Tila sinasakit ang dalaga. Nahiga naman si Leandro habang hawak-hawak ang kamay ni Arian. Lumipas din ang ilang minuto ay nagising na rin si Arian. Ramdam niya ang mainit na bagay sa kanyang kamay kaya tinignan niya iyon. Napatitig niya lamang sa mukha ni Leandro na siyang may hawak ng kanyang kamay. Naiiwas na lamang ni Arian ang paningin niya rito nang bumangon si Leandro. Gising ka na pala. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Mainit ka kasi. Sunod-sunod na tanong nito. Naupo naman si Arian at napahawak sa sartya niya dahil ramdam niya na ang gutom. Nagugutom na ako. Sagot niya lang naman kaya mabilis na kinuha ni Mr. Ruiz ang mga dala niyang pagkain at saka nilagay sa maliit na tray. Naglagay na rin siya ng maliit na lamesa sa higaan ni Arian para doon na silang dalawa kumain. Kumain na muna tayo. Hindi pa ba tayo makakauwi ngayon? Tanong ni Arian. Pasensya na po kayo ma'am, pero sa tingin ko po bukas pa po kayo madi-discharge ni sir. Na kayo kung saan ni Mr. Ruiz. Nahalata naman ni Arian ang nararamdamang kaba nito. It's okay Mr. Ruiz, hindi nyo naman kasalanan yung nangyari. Aksidente yon. Hindi mo kami responsibilidad para bantayan kami rito. May pamilya ka naghihintay sa'yo kaya pwede ka nang umuwi. Wika ni Arian. Nakapagpaalam na po ako sa kanila ma'am. Babantayan ko na lang po kayo rito. No, it's okay. Balikan na lang bukas ng maaga. Nakangiting wika ni Arian. Nabawasan naman ang kabang nararamdaman ng matanda dahil sa malumani na pagsasalita ni Arian. Listen to her, Mr. Ruiz. I'm not mad. She's right. It's an accident. Tuluyan ang nawala ang kaba ng matanda at napayoko na lamang ito. Marami pong salamat sa inyo. I'm really sorry about what happened. Wika ni Mr. Ruiz. Gumawa kayo ng request letter para mapalitan iyon. Sasabihin ko rin sa chairman para mapabilis dahil delikado iyon. Paano kung may mga trabahante na nakulong din kagaya namin? Ayoko na maulit ang pangyayari ito. Wika ni Leandro. Noted po sir. Mabilis namang sagot ni Mr. Ruiz. Pinauwi naman nila ito matapos nilang kumain dalawa. Nang mag-ring ang cellphone ni Arian ay kinuha niya naman iyon. Tiningnan pa niya si Leandro bago ito sinagot. Hello mami. What happened po? Bakit hindi ka po uuwi? Tanong ng anak niya sa kabilang linya. Tinakpan naman ni Arian ang bibig niya dahil baka marinig ni Leandro. May gagawin lang si mami baby. Kay Tita Sheila ka na muna tumabi okay? Uuwi rin ako bukas. Kumain ka na ba? Tanong ni Arian. Opo, kumain na po ako. Nag-alalang po ako kasi hindi ka umuwi. Wika ni Andy. Hindi ba sinabi sa'yo ni Tita Sheila? Tanong ni Arian. Sinabi po niya pero gusto ko lang po makasiguro. Wika nito. Okay lang ako baby. Uuwi rin ako bukas. Matulog ka na dahil maaga ka pa bukas, okay? Wika ni Arian. Okay po. I love you mommy. Wika ni Andy. I love you too. Sagot ni Arian. Ibinaba niya naman ang tawag niya at halos magulat pa siya na makita niya nakatingin sa kanya si Leandro. Mapait namang ngumiti rito si Leandro dahil ang alam niya ay boyfriend ni Arian ang kausap. Dadalawin ka ba niya rito? Tanong ni Leandro. Nino? Nang boyfriend mo? Hindi niya alam. Magpahinga na lang muna tayo. Wika ni Arian saka inayos ang pagkakahiga niya. Tiningnan naman siya ni Leandro. Hindi niya makalimutan kung paano nila halikan ang isa't isa kanina. Alam niyang ginawa lang yun ni Arian para makaramdam sila ng init pero umaasa siyang may iba pang dahilan subalit na walang pag-asang iyon nang makita niyang may kausap sa cellphone si Arian at mahina lamang ang bawat salita nito. Gusto niya nang matulog. Gusto niyang makapagpahinga pero hindi mawala sa isip niyang babaeng nakakapagpagulo sa kanyang puso't isip. Nakatalikod sa kanya si Arian kaya hindi nito napapansin na nakatitig sa kanya si Leandro. Mapait nang umiti si Leandro at ramdam niya ang pananakit ng dibdib niya kaya nahiga na lamang siya. Gusto niya nang iwasan ito. Gusto niya nang kalimutan dahil nagkakasala lamang siya sa asawa niya kahit na hindi niya ito mahal. Mag-asawa pa rin sila sa papel. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here.
Watch my eyes are filled with fear.